gagaling ka. Nakikinig pa ba tayo? Nakikinig pa ba tayo? Gawa 2:37. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, "Brothers, what shall we do?" Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." 39 and 40, tingnan natin. Okay. Yeah. "The promise is for you and your children and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call." With many other words, he warned them and he pleaded with them, "Save yourselves from this corrupt generation." Those who accepted this message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. Pakisabi, 3,000. O, tingin kayo sa akin. Isang preaching lang ni Pedro, 3,000 ang naligtas. Isang preaching lang ni Pedro, 3,000 ang naligtas. Nagiginig po ba tayo? Mag-post ka sa YouTube, buong mundo ang nakakabasa at nakakapanood. Tama? Yes. Pag nag-post ka sa YouTube, ilan ang naligtas in just one preaching? 3,000. Tingnan natin yung Acts chapter 3. Tingnan natin, "One day Peter and John were going up to the temple at the time of prayer at 3 in the afternoon. Now a man crippled from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts." Pumunta sila sa templo para manalangin. At nadaanan nila, nakita nila ang isang pilay mula pagkabata. Paralitiko mula pagkabata. "When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money." Itong paralitiko mula pagkabata, nung nakita niya si Peter at si John, papasok ng temple ng church para manalangin, sabi niya, "Palibos po. Palibos po." Tuloy natin ang pagbasa. "Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, 'Look at us.' So the man gave them his attention, expecting to get something from them." Yun. Nung sinabi niyang palimus po, sabi ni Pedro, no, "Tumingin ka sa amin. Huwag ka nang tumingin pa kung kanino. Wala kang mabubuhang sagot doon. Tumingin ka sa amin." Then Peter said, "Silver or gold, I do not have. Ginto at pinak, wala ako. But what I have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk!" Ginto at pinak, wala ako. Pero kung anong meron ako, kung anong meron kami, ginto at pinak, wala kami. Pero kung anong meron kami, ibibigay namin sa iyo. Tumayo nga at lumakad. Paano itong makakatayong lalakad? E pilay ito, paralitika ito, since birth. Ituloy natin ang pagbasa. "Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong." Hinawakan ni Pedro ang lumpo, tinayo niya, at nagulat ang lumpo, nakatayo siya. "He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God." Palakpakan natin sa Lord. Palibos mo, sabi niya kay Apostle Peter and Apostle John, tingin ka sa amin. Ginto at pilak, wala kami, pero meron kami ibibigay sa iyo. Hinawakan sa kamay sa pangalan ni Jesus, tumayo at lumakan. And miraculously, no, the crippled man stood up and walked and jump and dance, walking and leaping and praising God, walking and leaping and praising God. Nakikinig pa ba tayo? Anong tawag mo ron? Miracle. Yung may bukol ka, lumubo, that is miracle. Yung dalawa baga, pero isa lang ang baga mo, naging dalawa uli baga mo, and that is miracle. Hindi ka nakakita, nakakita ka, that is miracle. Hindi ka nakakarinig, nakarinig ka, that is miracle. Hindi ka nakakapagsalita, nakapagsalita ka, that is miracle. Imposible
na mangyari isang bagay, nangyari, and that is miracle. At ginamit ng Lord si Pedro para makapagligtas ng maraming kaluluwa at makagawa ng himala at mapapagaling sa pangalan ng Diyos. Narinig pa po tayo. Number 7, I believe that the Lord will demonstrate His great salvation and great power in our days. Naniniwala ako na sa panahon natin ngayon, baka sabi sa panahon natin ngayon, ipapakita ng Diyos ang kanyang matinding pagliligtas at ang kanyang matinding kapangyarihan. God will use us tremendously and unprecedentedly in this final hour. Ano ibig sabihin ng tremendously? At anong ibig sabihin ng tremendously? Tremendous means amazingly large. Amazingly large. Powerful or excellent. Tremendous means amazingly large. Powerful or excellent. Unprecedented means unlike or superior to anything known before. Nakikinig po ba tayo? Isipin mo isang preaching ni Pedro, ilan ang naligtas? 3,000. Hindi lumalakad. At naniniwala ko sa panahon natin ngayon, ipapakita ng Diyos ang kanyang matinding kapangyarihan. Tremendously and unprecedentedly. Tremendous means amazingly large, powerful or excellent. Unprecedented means unlike or superior to anything known before. Ang ibig sabihin ng unprecedented, tingin kayo sa akin, hindi pa ito nangyari nung nakaraan. Hindi pa ito narinig nung nakaraan. Hindi pa ito naganap noong nakaraan. Palakpakan natin ang Diyos. Ano ang ibig ko tukuyin dito? Tingin kayo sa akin. Gagamitin ako at gagamitin ka ng Diyos para ang marami ay maligtas. Maraming papasok ng langit sa pamamagitan ko at sa pamamagitan mo. Sige, palakpakan ng Lord. Maraming gagaling at maraming tatanggap ng himala sa pamamagitan ko at sa pamamagitan mo. Amen. Amen! At maraming mapapagpala sa pamamagitan ko at sa pamamagitan mo. Kagabi, nandun kami sa patay. Hindi ako nag-preach. Si Pastora Mercy ang nag-preach. At si Mamaging ang nag-preach. Dumating lang ako ng muli. Tapos may mga dumating pa. Tagalibis, kinamayan ako ng isa. O, kumusta ka lang ako? Hindi ko na siya gaano makilala. Puti-puti na yung buhok niya. Pero ako nakilala niya. At may nagsabi sa akin, Pastor, kilala ka po niya? Oo, sabi ko, naalala ko na siya. Sapagkat minsan ay lumapit siya sa akin at humingi ng tulong dahil ang anak niya ay na-dengue. At salamat naman sa Diyos, sinagot ng Diyos ang aking panalangin. Lumabas ang kanyang anak ng hospital. Amen! Nakikinig pa ho ba tayo? Tingin kayo sa akin! Hindi ka lang maliligtas! Gagamitin ka ng Panginoon para maraming maligtas! Walang tao rito, walang nakaintindi sa sinabi ko. Ulitin ko uli! Hindi ka lang maliligtas! Gagamitin ka ng Panginoon para maraming maligtas! Hindi ka lang gagaling! Hindi ka lang tatanggap ng himala! Gagamitin ka ng Panginoon para maraming gumaling at maraming tumanggap ng himala! At hindi ka lang itataas ng Panginoon! Hahabulin mo sila para sila rin ay tumaas din naman! Gagamitin ka ng Panginoon para pagbalain din naman sila. God will show, display His glory to the world through us. Huwag mo sabihin, estudyante lang ako.
nanay lang ako, kuya lang ako, ate lang ako. Huwag mong langlangin yan sapagkat mayroong Diyos na gagamit sa iyo. Ikaw na gagamitin ng Panginoon, wala nang iba pa. Sabi mo sa sarili mo, ako na. Ako ang gagamitin ng Diyos para maligtas ang mga mahal ko sa buhay, ang mga classmates ko, ang mga kapitbahay ko. Ang maraming tao sa mundo ibabaw nito, ako ang gagamitin ng Lord. Ako ang gagamitin ng Diyos para sila gumaling at tumanggap ng himala. Ako ang gagamitin ng Panginoon para masagot ang kanilang mga panalangin. Ako ang gagamitin ng Panginoon para sila maitaas, para sila mapagpala ako. Sabi nga sa kanta, just ordinary people, God uses ordinary people. He chooses people like me and you. Mga ordinaryong tao tayo, gagamitin ng Lord. And I believe with all of my heart, in number 7, balikan natin, that the Lord will demonstrate His great salvation and great power in our days. And God will use us. Baliktad. Will us use. Baliktad. Will use us. Nagkamali lang po yung lakad. Tremendously and unprecedentedly in this final hour. Amen! Yung mga naniniwala pa malapak! Yung mga naniniwala tumayo! At yung mga naniniwala ay tumaro na mataas! Ang sabi ko yung mga naniniwala ay pumalapak! Tumaro na mataas! Una po tayo. Amos 3:7. Surely the sovereign Lord does nothing without revealing His plan to His servants, the prophets. Tunay nga ang makapangyarihang Diyos. Bago niya papangyarihin ang isang bagay, ipapahayag niya ito sa mga propeta. Ang mga propeta ay magsasabi sa atin, Isaiah 30:21, this is the way of the Lord, walk in it. Isaiah 30:21, sulat na lang. This is the way of the Lord, walk in it. May mga totoong lingkod siya na magsasabi sa atin, ito ang daan ng Panginoon na aral natin. Nagkikinig pa po ba tayo? Amen. Basahin pa natin yung susunod na talata. Awit 105:15. Do not touch my anointed ones. Do my prophets no harm. Huwag mong sasalingin ang aking mga hinira, mga pinili, ang aking mga propeta. Anong ibig sabihin nun? Kasi ganito yun eh. Bago pa mangyari isang bagay, tingin kayo sa akin, magpapahayag na ang Diyos sa amagitan ng kanyang mga totoong lingkod. Bago pa mangyari isang bagay, di ba tayo nakakatago tayo ng prophecy, di ba? Di ba? You are a full-time worker. The Lord will bless you and you will support the church. Di ba mga prophecy? Dito ang tingin, huwag na pong itibigin sa iba. Ito na po ang tingin. Nakakatanggap tayo ng prophecy. Kung ano-ano ang prophecy na natanggap natin, di ba? Marami nun nakatanggap tayo ng prophecy. Anong ibig sabihin nun? Para huwag kang magkamali sa buhay mo. Eh kung magkamali ka, diretsahin na po natin, tepo ka. Dedo ka. Nakikinig ko ba tayo? Eh nagkamali ka. Kaya ang Diyos ay gumagamit ng mga totoong lingkod niya para nakikinig pa po tayo para nang sa ganun ay malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Lakaran natin ito. Amen po ba? Palakpakan natin sa glit si Lord. Ngayon, kapag gusto natin yung prophecy, masaya tayo. Tama? Pero pag ayaw natin yung prophecy, yung nag-prophesy sa atin, galit tayo. You are called into full-time ministry. Mag-aaral ako, mag-aaral ako. Mag-aasawa ako, mag-aasawa ako. Ayoko ng prophecy mo. Pagpapalain ka ng Diyos, magiging supporter ka ng church. Hindi! Pinaghihirapan ko ito! Amin lang ito!
nagiginig po ba tayo? Kaya nag-warning ang Diyos, huwag niyong sasalagin ang mga hiniran ko, ang aking mga propeta. Huwag niyong gagawa ng hindi maganda. Bakit hindi sila dapat gawa ng maganda? Napag-utusan lang sila eh. Napag-utusan lang sila. One time, nagkaroon ng PTA sa school ng mga anak ko. Ang presidente, doktor, no? Si Dr. Lido, doktor ng St. Luke's, isa ako sa mga officer ng PTA. No? Napag-utusan niya ako, Pastor, pakitingin naman po yung ating kantin ko, ano yung iniinom ng ating mga anak, kung purified water, or filtered water, or just a tap water. And I went to the kantin, and chinek ko, nagaling sa akin yung kantin. Dahil nalaman ko, tap water pala ang iniinom ng aming mga anak, nagaling sila, na dapat filtered or purified water. Ano ang sabi ko sa kantin? Pasensya na po, napangutusan lang ako ng presidente ni Dr. Lido. Sa akin sila nagalit, pero hindi ako ang nagpapacheck. At yun ay para sa kabutihan ng aming mga anak na hindi dapat tap water ang iniinom ng aming mga anak. Dapat filtered or purified. Amen. Minsan ang mga totoong lingkod na sa mga totoong propeta, marami nagagalit. Siya nagtuturo ng tama. Sinasabi na, bakit aso inaalagaan mo? Hindi ka tinawag para mag-alaga ng aso, tinawag ka para mag-alaga ng mga tupa. Bakit ba't ka trabaho? E full time ka. Bakit mo ginagawa ang mga bagay na yan? Hindi mo calling yan, hindi mo tawag yan. Nakikilig pa ba tayo? Napag-uutusan lang sila ng Diyos. Naniniwala ka ba na ang Diyos ay nakikipag-usap? Naniniwala ka ba na ang Diyos marunong magsalita? Eh, ikaw nga na may bibig, marunong magsalita, siya pa kaya kukuha ng bibig mo. Kaya nag-warning ang Diyos. Sabi niya sa Amos 3:7, bago ko gawin ang isang bagay, may mga propeta ako uutusan sila para sabihin kung ano yung kalooban mo. Huwag niyo silang sasaktan. Napag-utusan lang sila ng Diyos. Kagaya ni Jeremiah, anong sabi ni Jeremiah, mga Israelita, pumunta kayo ng Babylonia sapagkat wawa sa akin ang Israel. Kahit na anong gawin niyo pagkatanggol, walang mangyayari, pumunta na kayo ron. At pag dumating ang panahon ninyo, bumalik kayo muli rito. Galit sila, ayaw nila. Hello? Bakit ang Diyos ay nagtatayo ng mga propeta? Kasi, tingin kayo sa akin, kada isa sa atin, kinakausap ng Diyos, tama? Kaya lang, ayaw natin makinig. Kaya gagawin ng Lord, tatawag pa siya ng mga propeta para paalalahanan tayo. Tinawag ka sa Praise and Worship Ministry. Tinawag ka para umaral, tumugtog, umawi. Tinawag ka para ganito. Ito ang tawag mo, ito ang calling mo. Alam mo ba kung bakit na pinapagpala ng Diyos? Ito, may nakausap ako isang kapatid eh, no? Sa Pilipinas, ang pinirmahan niya, mga around 8,000 a month ang sahod niya, approximately. Pagpunta niya ng ibang bansa, more than 100,000 ang dumating sa kanya. And the Lord spoke to him, yung sobra anak, hindi na sa'yo yan. Ibibigay mo sa church yan. Hindi niya binigay. Anong nangyari? Nawalan siya ng trabaho dahil hindi niya binigay yung para sa Diyos. Sa 88,000 na sahod niya, dapat ibigay niya tithes and offerings doon. May sumobra pa, ang sabi ng Lord, ibigay mo sa church niya. Nagiginig po ba tayo? Sino nagsabi nun sa akin? Siya mismo narinig niya. Anong sabi niya, Pastor, naging gahaman ako. Hindi ko binigay yung para sa Diyos. Nasunog yung parkong sinasakyan ko. Nagiginig po ba tayo? Siman siya. May tao pa ho ba rito? Amen po ba? Bakit tinasan niya si Cyrus? Bakit siya ginawang hari? Para may patayo niya yung Jerusalem. Kasi kung hindi siya hari, hindi siya susundin eh. Kailangan hari siya. Para lahat mapasunod niya. Nagiginig po ba tayo? Kinakailang mataas ang posisyon niya. Subukan mong, ano ka, staff sergeant. Master Sergeant,
Sino mga susunod sa iyo? Mga ordinaryong sergeant, mga private, ano susunod sa iyo? Eh yung captain, susunod ba sa iyo yan? Lieutenant, susunod ba sa iyo yan? Hindi! Eh kung gawin kang chief of staff ng AFP, lahat yan susunod sa iyo yan. Marines, Navy, Air Force, Army, lahat yan susunod sa iyo. Chief of staff kayo. Hello! Nakikinig po ba tayo? So ang Diyos, kinakausap tayo personal. Ngayon, ang mga propeta ay kumpirmasyon lang yan sa sinabi sa iyo ng Diyos. Para i-confirm. Kagaya nga na isang kapatid, sabi niya, gusto kong magkaroon ng international rent na kotse. Nag-promise sa isa kanya, isang pastora, magkakaroon ka ng international rent na kulay na kotse. Ano ang mga requirements? Of course, you have to give your tithes, offerings, and first fruits. Of course! Saan ka mong bansa pumunta, itayo mo riyan ang kaharian ng Diyos. Iligtas mo sila. Nakikinig po ba tayo? Amen po ba? Sinang nakakaunawa, pumalakpak. So naniniwala ako, I believe in all of my heart, na itong panahon natin, tayo gagamitin ng Lord mightily, effectively. Nakikinig pa mo ba tayo? Yan. Isa pa akong malakas uling palakpak. Ngayon, anong kasunod? Tira natin, ipos nga natin. 13. Noong nakalang September 11 to 13, nandito si Maurice Cerullo. At siya ay nag-prophesy that the Lord is releasing supernatural power to the Philippines that will shake and amaze the world. It was not happened and not done to and by the nations of the world. It means this is the time of the Philippines. Tingin kayo sa akin. Dumating dito si Dr. Maurice Cerullo, an Italian Jew. Isa siyang Italian Jew, pero American citizen. Siya isang nasa bayang punan, pero the Lord raised him up as an apostle and a prophet sa panahon na ito. Ngayon, matanda-matanda na siya, 82 years old na siya, maaari ko limpunta na niya ng Pilipinas. September 11 to 13, we were there in Cuneta, Asato. Nakikinig po ba tayo? At nag-prophesy siya. Merong matinding kapangyarihan ang Diyos na inirelease sa bansang Pilipinas. Nakikinig po ba tayo? Not to Israel, kundi sa Pilipinas. O makinig kayo sa akin, bagong-bago pa lang ako na born again, ang dami nang nagpa-prophesy na truly this nation will be blessed by God. Mayayamanin talaga ng Diyos ang bansang ito at gagamitin niya ang Pilipino para pagbalain ang buong mundo, lalo na ang Asia. At ang Pilipinas ang magliligtas, gagamitin ang instrumento ng Diyos para iligtas ang buong mundo, lalo na ang Asia. Nakikinig po ba tayo? Nakikinig po ba tayo? Yan. Maurice Cerullo prophesied that September 11 to 13, 2013, that the Lord is releasing supernatural power to the Philippines that will shake and amaze the world. It was not happened and not done to and by the nations of the world. Hindi pa yan nangyari sa anumang bansa sa buong mundo at hindi yan ginawa ng mga bansa ng buong mundo. Nakikinig po ba tayo? It means that the iris, the apple of the eye of God ngayon ay ang bansang Pilipinas. Nakikinig po ba tayo? Dapat kayong magpakaunawa rito eh. Makakatagpo kayo ng maraming born again Christian ngayon. Mga born again Christian hindi kumakain ng baboy. Mga born again Christian na merong turban. Hindi sila mostly mga born again sila. Mga born again Christian na may mga mapa ay may mga flag ng Israel. Lahat ng pista ng Israel, inaano nila?
Ano? Sineselebrate nila lahat ng mga pista na Israel. No? Bumabalik sila sa Old Testament, sa Judaism. Nakikinig pa po tayo. Mali yan. Truly, bagamat ang bansang Israel ay chosen by God. Pero alam natin, ang pagligtas ngayon ng Israel ay wala sa Israel. Ang pagligtas ngayon ng Diyos ay wala sa Israel. Amen. Nakikinig pa po tayo. Kaawa-awa ang maraming Pilipino ngayon. Bumabalik sila sa Judaism. Si Pablo, Judaism. Naging Kristiyano. Sila mga Kristiyano, bumabalik ng Judaism. Kaya nang kami naka-attend ng palitaas na ito, may baboy, ayaw nilang kumain. Pati mga African na Kristiyano. At parami ro'n na may mga star sila, yung star of David, may mga ganun-ganun sila. Nagkikwentuhan kami. At sabi nga namin, these are now the extremes of the Christians. Ito na kayo ng mga extremes ng Christians. Tandaan ninyo ito, lagi na mga Christian may kulang at laging may extreme. Na pinapaalam ko sa inyo ngayon na extreme kayo ng mga Christian, isang araw, magiging sabatista na yan. Magsamba niyan, sabato na. Bumabalik sila sa Old Testament. Bumabalik sila sa pagiging Israel. Kaya yung mga ayos sa Israel, nandun na sila ngayon. Flag ng Israel, pista ng Israel, sineselebrate na kinikamemorate nila. Nakikinig pa po ba tayo? Kaya mayroong mga totoong lingkod ng Diyos para gabayan tayo sa tama. Amen. At tinayo tayo ng Diyos para gabayan sila sa tama. Nakikinig pa po ba tayo? Yan. The fulfillment of prophecies spoken by many men and women of God regarding to the name, the destiny of our nation. 1993. Nagpalabas ako ng brochure. Ginawa ko yan sa Broadway Center. Pastor Ricky is a man chosen by God, mandated by God to bring the Philippines and the nations of the world to its high calling and perfectness in Christ. Signs, wonders, and miracles follow after the preaching of His words. He has a strong prophetic and apostolic anointing. Meron isang lingkod ng Diyos na hawakan yung Diyos for sure. Strong, prophetic, and apostolic anointing. Ito ang sabi niya. Dapat patunayan ito. When I heard it, sabi ko, Lord, sabi raw po niya patunayan. So patunayan natin na meron akong strong, prophetic, and apostolic anointing. Patunayan po natin that I am a prophet and an apostle of God. Okay? Tingin kayo sa akin. Sa Broadway Centrum, I ask the audience, the congregations, do you want to see an apostolic anointing? Sabi nila, yes! On this section. Take it! Pag sabi ko ganun, nagbagsakan. On this section. Take it! Nagbagsakan. And that is apostolic anointing. At kahit saan ako magpunta, ang apostolic anointing ay nagmamanifest. Nang nagturo ako ng youth camp sa Subic, kakapirasong oras, Monday to Saturday ang youth camp, kakapirasong oras ang ibinigay sa akin. I ask the Lord, Father, show them the anointing. Nung pastoral na, nagbagsakan silang mga kabataan sa Subic. No laying on of hands. Nagbagsakan sila. Grabe na pangyarihan ng Diyos. Monday to Saturday ang youth camp. Kakapirasong oras na ang binigay sa akin. Nagbagsakan silang lahat. Taranta sila. Daba, lupasan. At na sinabi ko, layo nyo! Nataranta sila. Pastor Ricky, next youth camp.
man dito sa atin ay turo ka araw-araw. Because they saw the unique apostolic anointing. Of course, ano ang sagot? Huwag naman. Magsiselo sila. Maraming preacher. Pinagturo ulit ako, kapirasong oras ulit. Pero iba nangyayari, iba nagaganap. Ako na yung talk of the town. Ako na yung kinakayumayan. Ako na yung tinatabihan. Pala ang picture taking sa akin. Sabi ko, this is wrong. Nakukuha ko ang mga puso nila. This is wrong. Kaya nang muli akong nagturo, binitawan ko yung microphone. Umalis na ako. Sabi ni Diyos, bakit ka umalis? Nakukuha ko ang puso nila. Kaawa-awa ang mga leader nila. Hello. At alam niya ng mga nakakadalo kung paano sa bawat pangangarap ay bumubuhos ang kapangyarihan ng Diyos. Alam niya ng mga nakakadalo. Alam niya. Kitang-kita nila yan. Kung paano sa upuan mo lang ay niniliglig na sila. Sabi nga ni Sister Nehemiah na doon sa likuran, abot nangangaral po kayo, patak na yun ang patak yung luha sa aking mga mata. Wala pa akong pastoral na napatak na napatak ang luha sa aking mga mata. And that is an apostolic anointing. You cannot fake the anointing. Pwede mong i-fake ang maraming bagay, but not the anointing. Dahil ang anointing nagpumula lamang sa Diyos. Nagigilig pa po ba tayo? Amen. Palakpakan natin si Lord. Ang ginawa ko after ng mga yun kami, layo na ako ng layo sa mga tao. Kasi ko, bigyan, Pastor Ricky, buko po, buko. Sabi ko, ano na to? Hindi ba na to? Mahirap na to. Lalo na nung nakita ko yung leader nila na bubagsak ang kapangyarihan ng Diyos, na mahal ko rin naman at mahal din naman ako. Nataranta talaga siya. Sabagat hindi niya maintindihan kung anong klase kapangyarihan, tumama rin sa kanyang kongregasyon. Just to give way, umalis na lang ako.